Matapos ang biglaang pagkamatay ng umano'y middleman sa pagpatay sa mamamahayag na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid nitong Martes, isa pang inmate ang sinecure ng Bureau of Corrections. Siya ay si Jose Palana Villamor na pinsan ng nasawing si June Globa Villamor. When the information came, sinecure naman natin lahat ng Villamor. So in coordination with the PNP, yung Jose Villamor ay secured po yun. Pero yung June Villamor ay namatay nga siya noong October 18. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla na itinurn over na kagabi sa PNP Custodial Center sa Camp Crame si Jose Villamor. Base sa mga dokumento ng Bucor, parehong nasa maximum security compound ng New Bilibid Prison sina June at Jose Villamor. Si June ay nakulong sa mga kasong murder at attempted murder, habang ang pinsa naman ay para sa kasong kidnapping for ransom. Pareho silang 42 anyos at galing Leyte. Pero nanindigan ang Bucor, wala sa kanilang records ang inmate na nagngangalang Crisanto Palana Villamor, ang pangalang tinukoy ng gunman na si Joel Escorial na siya umanong kumontak sa kanya para patayin si Mabasa. If we base on the name Crisanto P. Villamor, we don't have in our records. Kinuha namin lahat ng mga PDL na may last name or surname na Villamor at dalawa lang ang meron doon, Jose Palana Villamor and June Globa Villamor. And the one who died is June Globa Villamor. Wala pong na-receive or admitted na PDL named Crisanto P. Villamor. Alas 9 ng umaga noong Martes, nagkakape pa umano sa kanyang selda si June Villamor. Pero bandang tanghali, nakita na lamang itong walang malay ng kanyang mga kasama. Dinala pa si Villamor sa NBP Hospital kung saan idineklara siyang patay alas 2 ng hapon. Nung tinatawag siya, hindi na siya sumagot. Nung hindi siya sumagot, binuksan nila yung kanyang area, ganyang selda, nakita siya na nakalugmok na doon sa kanyang kama. And then, tinakbo na siya sa ating emergency room. Pagka dinala ang isang pasyente at nag-expire sa ER nang walang sapat na panahon para masuri, like for example, ma-laboratory, ma-check ng tama yung PE, nilalagay talaga is undetermined cause of death. Tapos, saka magre-request tayo ng autopsy. Yun po ay talagang nilalagay ng mga doktor para po masigurado kung ano yung cause of death. Ayon sa Bucor Health Service, walang nakitang senyales ng physical external injuries sa katawan ni June Villamor. Indikasyon umano na walang foul play at natural ang kanyang pagkamatay. Gayunpaman, hihintayin ng Bucor ang ilalabas na resulta ng autopsy ng NBI. Sabi ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, kailangang may maayos na death investigation system ang bansa para sa ganitong mga pangyayari. In the first place, we should have a system. Automatic yan. You have a person in custody, deprived of liberty. The state is supposed to be in charge of that individual. Anything that happens to him or her, it has to be investigated. If you have a working death investigation system, this is one of those cases where you don't really need a consent, you don't need a request. Automatically, the procedures, the process kicks in. Samantala, na secure na rin umano ng PNP ang ikalawang sinasabing middleman sa kaso. Well, secured na po yung nasa BGMP kasi yung tinuro po ng gunman ay dalawa po yun na nung una, makita niyo mga past interviews ko, sabi ko nasa jail. Hindi ko binabanggit kung anong exact location. So isa po yung nasa BGMP, isa rin yung nasa Bucor na unfortunately ay kon ngayon, namatay, di ba? So yung BGMP well secured. Bukod dito, tinitiyak din ng PNP ang seguridad ng pamilya ng umaming gunman na si Joel Escorial. Bianca Dava, ABS-CBN News.